Magandang araw po sa inyo lahat. Good morning, good afternoon, and good evening. Halina at mag-devotion tayo sa araw na to. Sa araw na to, pag-usapan natin ang magandang sinabi ni Pablo. Ano nga ba yun? Sabi ni Pablo sa sulat niya kay Timothy, yung kanyang disciple, sa pangalawang sulat niya sa 2 Timothy chapter 4, no, verses 1 to 8, but particularly we will just focus muna on the verse 2. No? Pero ang tema ng sulat niya is about fulfilling your ministry. Oh, nako, teka pastor. Eh, pang pastor lang naman na tayong sinasabi mo. Alam nyo, nung sinulat ito ni Pablo kay Timothy, eh, pinatutunghayan niya lahat ng leaders, workers, volunteers, members ng church nila at mga attendees. So, this is for everybody. Para sa lahat ng believers. Para sa lahat ng Kristiyano. Basahin natin. Pinalalahanan ni Paul si Timothy to preach the word, no? Not just Timothy but the churches under Timothy. Sabi niya, be ready in season and out of season, no? Ipangaral mo ang salita ng Diyos, no? At lagi kayong maging handa kahit na panahon man o wala sa panahon. Correct, rebuke, and encourage with great patience and teaching. So, ang linaw, no? Sinabi niya, itama, i-correct. So, ang salita ng Diyos, ginagamit sa pag-correct ng buhay natin, ng attitude natin, pang-rebuke, or, kumbaga, mga salita na minsan ayaw nating madinig, pero nakapagpabago ng buhay natin. At the same time, correct rebuke, pero may encouragement din ang purpose ng word, no? Pero merong paalala rin si Pablo na with great patience and teaching, no? Kailangan eh pasensyoso, no? Tayo at tayo nga, ika nga ang kailangang umintindi. No, sabi ni Pablo, preach the word. Ang ibig sabihin, ipangaral ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating labi at the same time sa pamamagitan ng ating buhay. Mabasa nawa nila ang salita ng Diyos sa buhay na ating pinamumuhay araw-araw. At saka marinig sa ating mga labi, ano ba ang salita ng Diyos? Pangalawa, we need to stand prepared in season and out of season. Ang ibig sabihin, hindi yung kung kailan mo lang feel, doon ka mag-share or magpapakita na ikaw ay Kristiyano sa pamumuhay. Ang ibig sabihin ng season and out of season ay sa lahat ng panahon. Ang ibig sabihin, ang Christianity ay isang lifestyle, hindi isang parang nauso lang, kaya nakikisunod tayo. So, kumbaga, dapat lagi na nasa puso natin, ipinamumuhay natin ang buhay Kristiyano. Pinaalalahanan din tayo ni Pablo na we are to correct error by the use of reasoned argument. So, itatama natin ang mga maling attitude, kaisipan, mga argumento, no, sa pamamagitan ng reason. Merong word na reason, argument. Alam nyo, hindi naman masama ang argument. Ang argument ay madalas nangyayari araw-araw, no? Healthy nga ang argument kasi nakikita yung dalawang perspective in two sides of the coin. Ang hindi reasoned argument ay yung nagre-result to violence or panglilibak or defamation or paninira ng kapwa, no? Kumbaga, halimbawa, may argument, ka-argumento ka, tapos may sinasabi ka ng masama patungkol sa kanya or sa paniniwala niya o ano paman, ay hindi reason argument yun. Ang reason argument ay isang bagay na inyong pinagtatalunan at kinukuha mo ang argumento mo base sa salita ng Diyos. Hindi dahil sa
komentaryo mo yun or pananaw mo yun or paninindigan mo yun or kultura mo yun, hindi patungkol yun doon. Pinalalahanan din tayo ni Pablo na we are to rebuke a straying conscience whenever the need appeared. So kapag may naliligaw ng landas at mali ang pananaw at mali ang attitude, mali ang behavior, ay gamitin daw natin ang salita ng Diyos to rebuke the person. Kagaya ng ginawa ni Prophet Nathan kay David, that is a big time rebuke. No, na sinabi niya straight face, straight in your face, kumbaga kay David na, David, no, ikaw yung adulterer, ikaw yung killer. So you better ask for forgiveness from God. That is a straight rebuke. Alam mo yun. Kumbaga, he doesn't care kahit papatay siya ng hari. Rebuke yun. Pero kasi may mga rebuke kasi na iba na ang iwasan natin yung parang holier than thou rebuke na parang ikaw kasi yung tanga-tanga mong Kristiyano, di ba? Buti pa ako, mas magaling sa'yo. Yun ang iwasan natin. Kumbaga, lahat tayo ay inayos lamang ng Panginoon. Kaya wala tayong dapat ipagmalaki. No? Mag-rebuke tayo coming from the word itself. Kumbaga, pwede mo nga sabihin, ay hindi ako nagsulat nito ha. Si Pablo, si Isaiah, si John, o whoever na nagsulat. Kumbaga, talagang technical na hindi galing sa iyo at talagang ginagamit lang ng Holy Spirit ang bibig mo para marinig ng tao yung rebuke. Alright? So, panlima, naalalahanan tayo ni Pablo na we are to give hope to the faint-hearted. No, magbigay ng pag-asa doon sa mga nawawala ng pag-asa, mga nalulungkot at nabibigatan ang kanilang mga puso. By what? By providing tender encouragement in the face of discouraging opposition. Now, tender encouragement is first being there, yung presence mo. It's a tender encouragement. Second, the words that your lips will utter. No? Those words must be encouraging, coming from the Bible, coming from the Word of God. No, hindi yung madami tayong komento sa buhay, di ba? So, kumbaga, if there is one thing na iiwan daw natin sa ating mga kausap upang makakilala sila sa Diyos, bigyan daw natin sila ng rason para ngumiti dahil naipakilala natin ng Diyos na tama na naayon sa sinasabi ng Biblia. So, umaga na to, sana pagbulay-bulayan natin ano, yung binanggit ni Pablo kay Timoteo na in season, out of season, preach the word. Diba? Gamitin mong pang-correct, pang-rebuke, at pang-encourage. Ikaw, paano mo gagawin yun? No? Pagbulay-bulayan mo, sagutin mo yung tanong na yun. At huwag mo rin kalimutang manalangin. Ipanalangin ang mga tao na nangangailangan sa Panginoon. No? At paano ka magagamit? Ayun lang. At sana sa araw na to, mayroon tayo huling natutunan. God bless you. I'll see you tomorrow. Bye. Babu.